Welcome to my channel, Kusina ni Juana. So, good morning sa lahat ng ating mga subscribers. So, ngayon maghahanda tayo ng ating ulam, ng ating pananghalian. So, yung ating i-prepare yung ating misua. Pinakuluan na natin yung ating kami. So, ito, magpula-pula na siya. Nagluto na rin. Then, umpisa natin yung pag-ibisa. Lagyan lang natin ng additional na konting mantika. Lagyan na natin yung ating bawang. So, kagaya ng dati, tuloy-tuloy lang o sunod-sunod yung ating ilalagay na sangkap para sa ating ibibisang misua. Meron akong isang version nito actually yung ginawa ko. So, ano naman siya, chicken noodle soup ang ginamit ko instead of misua. So, makikita rin yung sa channel ko yan. So, ngayon ito, gusto ko naman misua yung ilagay natin sa ating lulutuin. Sunod na natin yung ating sibuyas. Sunod na rin natin yung ating patola. Pagpasensya nyo na yung background ko na may mga asong tumatahol. So, napapalibutan tayo ng mga aso dito. Kaya may mga instances na maririnig nyo sa background ng mga kahoy ng aso. Simplahan na rin natin ng patis. So, lagayan natin ng mga 2 kutsarang patis. O tansyahin nyo para hindi maalat. Lagyan din natin ng kamintang durog. Mga 1 kutsaritang kamintang durog yung nilagay ko. So guys, yung aking paraan ng pagluluto, puro tansya-tansya lang. So usually hindi talaga ako sumusunod dun sa mga tamang sukat. Kasi nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo yung may tamang sukat. Pero ako kasi nagluluto ako, so naaayon sa aking panlasa. So wala namang problema kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo yung may tamang sukat o yung tansya-tansya lang. Takpan muna natin. So guys, ayan, kumukulo na yung ating gulay. So lagyan natin 2 cups of water. Silog na rin natin yung ating misua. So, natin lang natin sa gitna. So yung misua natin, 200 grams ito. So medyo marami, so okay lang. Medyo marami. Depende kung anong gusto nyo. Pag kulang pa yung sabaw nyo, dagdagan nyo na lang. Kung mas gusto nyo mas masabaw, yun, dagdagan nyo. Ako, titingnan ko muna, si check ko muna kung yung 2 cups ng water ko okay na. Hindi ko na siya dadagdagan. Pero once na kulang pa, dadagdagan ko yan. So guys, ito, maglalagay din ako ng 1 chicken cubes. Ayan, nabuksan ko na siya. So usually, hindi naman ako naglalagay nito. Pero gusto ko lagyan ngayon para mas malasa yung ating misua soup. Takpan ulit natin. So guys, ito sa
palagay ko, medyo kulang pa yung sabaw natin. So, dadagdagan ko pa siya ng 2 cups ulit. Para mas masarap yung soup natin. Then, lalagyan ko rin siya ng slice na ano, siling haba. Yan, para may anghang ng konti yung ating nilutong soup. So guys, ito lulutuin lang natin ng sablit na lang. Yung pagluluto naman ng ating miso soup is usually mabilis lang talaga to. So, pagluto na yung gulay, luto na rin yung ating ano, miso. So, tikman na lang natin. Then, mamaya ilalagay natin yung additional na gulay natin, yung ating pechay. Para mas masustansya, mas madami yung gulay. Guys, ilagay na natin yung ating gulay, yung last na ingredient na ilalagay natin sa ating miso soup. So, yung ating pechay leaves. So, takpan lang natin. Then, luto na mabilis yung pagluto nito. So, guys, yan o. So, kung gusto nyo pang dagdagan yung sabaw, nasa sa inyo yan. Pero, ako kasi hindi naman kami masyadong mahilig sa masabaw. So, okay na rin yan. Takpan natin saglit, then mga 1 minute per. So guys, ayan luto ng ating miso soup. Yan, so pwede na nating ihain. So sa lahat ng aking mga subscribers, thank you very much sa mga patuloy na nanonood ng aking mga videos. Sa mga hindi pa nakakita or nakapanood ng lahat ng mga cooking videos ko, marami na akong naka-upload sa aking channel, Kusina ni Juana. So hanapin nyo lang ako doon. Yan, marami pa akong mga lulutuin mga recipe para i-upload sa aking channel. So, yan. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe mo na ako. Then, share and like yung mga videos ko. Thank you! So, guys, ito na yung ating finished product ko, yung ating lutunan na miso soup. So, yan. Makikita nyo. Yan. Sarap. Diba? May kulay. Meron tayong nilagay na patola. Yung ating pechay. So, yan yung ating karne. Yung sabaw ko, saktong-sakto lang. So, yan. So, yung pagkakaluto din ng mga gulay, dapat yung hindi siya overcook para mas masarap at saka yung sustansya nandyan pa din. So, yan. Thank you for watching! Till next video! Bye!